What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin ay luya. Luya na hindi mawawala sa ating mga kaswertehan. Pero ang luya na yan ay kinakailangan na may kuntil para mas lalong maswerte. Alam kasi natin na ang luya, kapag itinanim natin ay napakabilis lamang niyang tumubo. Ang mabilis na pagtubo nito ay nagbibigay ng daan para mas maakit natin ang swerte kasi umuugnay din to sa buhay natin. Kapag tayo ay mayroong pangpaswerteng luya, mas mabilis din ang kasaganahan ng buhay natin. Mas mabilis din ang pagtubo ng swerte. Lalo pa nga't meron tong usbong. Yung usbong na yan ay tinatawag na kuntil. At ang usbong ng luya ay magpapatunay din na kapag meron kang pangpaswerteng ito, ay uusbong din ang liwanag sa buhay mo at magkakaroon ka ng isang masaganang buhay. Pero syempre, gusto natin na kaakibat ng luyang may kuntil ay mga kaswertihan at mga pangarap natin ay maisakatuparan. Para mas madali nating maisakatuparan ang ating mga pangarap kasama ng kuntil ng luya, ay isusulat natin ang ating mga pangarap sa isang malinis na papel. Kahit ano, walang limit po yan. Kung ilan yung pangarap nyo, isulat nyo lahat. Walang pipigil sa inyo. Ang mahalaga, alam nyo yung goal nyo sa buhay. Alam nyo yung gusto nyong mangyari sa buhay mo. At mas maganda rin na meron kang goal. Alam mo nga, mas maganda nga rin kung meron kang goal na nasusulat mo sa isang malaking billboard at inilalagay mo sa harap ng kama mo. Yung bang tipong pagising mo, makikita mo yung goal mo. Makikita mo yung dream board mo. Alam mo, isa yan sa mga ginagawa ko. Kapag meron akong pangarap, nilalagay ko yan sa dream board. Tapos tuwing umaga, titignan ko yan, tapos babasahin ko at iisa-isahin ko. Alam mo, mas lalo akong namomotivate sa buong maghapon ko. Mas lalo kong ginagalingan kasi alam ko na isang araw yung mga pangarap ko na nasa dream board na yan ay makakamtan ko. Alam mo ba yung paggawa ng isang dream board ay isang bagay na maaaring mag-motivate sa'yo at maghatak ng mabilis na katuparan ng iyong pangarap. Kaya't kayo pwede rin kayong gumawa ng dream board at pwede mo rin niyang ilagay sa harapan ng kama mo kung saan pagising mo sa umaga ay makikita at mabubungaran mo agad. Para kikilos yung katawan mo nang naaayon sa mga pangarap mo. At alam mo, mas magandang sinusulat mo yung pangarap mo, mas magandang lagi mong nakikita at lagi mong nababasa. Mas maganda rin na lagi mo itong ina-attract sa buhay mo para mas magkaroon ng kaganapan. Kaya't isang paraan na gagawin natin ay pagsulat ng mga pangarap natin at mabilis nating maisasakatuparan yan sa paggamit ng luya na may kuntil. Siyempre, isulat mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung gusto mong magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, malaking halagang pera, good health, happy family, and long life lang naman yung sinulat po. Pero ikaw, kung ilan yung pangarap mo, huwag mong pigilan yung sarili mo. Dahil ang gagawin natin ngayon ay i-attract natin sa buhay natin ang katuparan ng mga pangarap na yan. Gusto nating hatakin yan sa buhay natin. Gusto kong ma-motivate ka. Gusto ko na isang araw lahat ng yan na nakasulat na yan ay makakamtan mo at magugulat ka na lang, ang lahat pala na yun ay natupad na. Ang lahat pa lang yan ay nangyari na. Mas pabibilisin pa natin dahil lalagyan natin ang kuntil ng luya na isang bagay na napakabilis mag-attract ng swerte. Kapag naisulat mo na sa malinis na papel, gawin natin yung tinatawag na law of attraction. Alam mo ba yung tinatawag na law of attraction? Yun yung pagmamanifest, affirmation, and visualization. Sa paraan kasi ng law of attraction ay talaga namang mas mabilisan ang pag-akit ng swerte. Katulad ng pagmamanifest, i-attract mo yun sa buhay mo. Pag sinabi naman nating affirmation, palagi mo siyang babanggitin. Kahit sino yung kausap mo, palagi mong sasabihin yung pangarap mo. Habang lagi mo yung binabanggit, habang lagi mong sinasabi, mas mabilis ang pagtupad ng mga yan. Kaya kung ikaw ay may pangarap, huwag mong kalimutang sabihin ang lahat ng bagay na yan. Kahit sino ang kausap mo, ay ibungad mo sa kanila na ang lahat ng iyong pangarap ay matutupad at ay claim it. Sabihin mo yan na alam mong matutupad yan at naniniwala ka na kaya mong matupad at tuparin ang lahat ng iyong pangarap. Pagkatapos, visualization.
Palagi mong isipin sa isip mo na ang mga bagay na yan ay nangyari na. Samparaan niya ng pag-attract ng mabilis sa pangarap natin. Habang sinasabi mo, habang ginagawa mo, habang inaakit mo sa buhay mo ang mga bagay na gusto mong mangyari, magugulat ka na lamang na ang bilis ng dating ng swerte. Unti-unti mong o unti-unti kang nalalapit sa bagay na gusto mong mangyari. Kaya kung may gusto kang mangyari sa buhay mo, huwag mong hadlangan ng mga to. Gawin mo yan para sa ganun ma-attract mo. Pagkatapos, tupiin mo na yan. Pwede mo rin siyang dasalan. Kung katoliko ka po ah, pagkatapos mo po siyang tupiin, papaloob, dasalan po natin ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Kung katoliko ka po ah, dadasalan po natin ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Pero, kung hindi ka naman katoliko, pwede mo pong gamitin ang mga dasal na ginagamit mo sa iyong relihiyon, wala po tayong magiging problema dyan. Basta't ang mahalaga lang po ay madasalan para mas lalo nating maakit ang swerte. Para mas mabilis po nating maisakatuparan na ng ating mga pangarap. Para mas mabilis itong mangyari sa buhay natin. Pagkatapos mo pong tupiin, samahan po natin ng piraso ng luya na may kuntil. At syempre, kukuha po tayo ng berdeng lalagyanan. Ang berde kasi nangangahulugan ng pera. Kapag dito mo nilagay ang mga pangpaswerteng ritual, ay mas mabilis ang paghatak mo sa pera. Una natin ilalagay yung piraso ng luya na may kuntil. Papasok mo lang po dyan. Pasok na natin yung kuntil na luya dito sa berde. Okay, so andito na sa loob ng berde yung luyang may kuntil. Bakit pa natin ginagamit ang luyang may kuntil? Kasi nga gusto nating mas mabilis ang paghatak ng swerte. Gusto natin mas mabilis nating ma-attracto. Kaya natin ginamitan ng kuntil ng luya. Kasi yung kuntil ng luya mas mabilis mag-akit ng swerte po yan. Kaya nga may usbong. Usbong ng pagbabago ng ating buhay. Tapos po, ilagay na po natin itong pangarap natin. Kung ilan yung pangarap nyo, pwede yung isulat sa papel. Kahit anong kulay ng papel ay okay lang. Tapos nyan, pag naipasok mo na, pwede mo na po itong tahiin. At eto, pwede mo nang ilagay sa bag mo. Yung berde na yan ay naglalaman ng mga bagay na pinapangarap mo. Yung mga bagay na matagal mo nang inaasam-asam. At kapag ginamitan natin to ng law of attraction, magugulat ka na lang na ang lahat ng bagay na yan ay naisakatuparan. Basta't huwag ka lang magiging negative. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Dahil walang sino man ang pwedeng magsabi sa iyo yan. Ikaw ang higit na nakakakilala sa iyong sarili at alam kong lahat ng bagay ay kaya mong makamtan sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Huwag ka ring mawala ng pag-asa. Manali ka lang at lahat ng yan ay mangyayari at magaganap. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!